Itong nakaraang linggo ay inilunsad natin ang Bagong Pilipinas. Nakakataba naman ang puso na makita ang ating mga kababayan na nakikiisa sa panawagan ito. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino na ating isinusulong. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng Bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkod-bayan. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule in whatever government office. Red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulimpat. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Tagumpay ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakan pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Bagong Pilipinas! Panahon na!